paano ko makakamura? So, ganito, nagsulat ako ng konting example dito eh. Another tip about tea sellers is magtanong ka ng bundle. So, anihin natin yung sobrang murang tea kung hindi naman totoo, di ba? 5 times to 10 times kapag sa doctor ka nagpa-inject. Yan, na-contaminate, needle mo, na-touch kung saan, o nalaglag, tapos tinusok mo. Malalaman mo kasi ito. Ayun. Hi guys, welcome ulit sa isang panibagong video. Sa mga baguhan, hello. Ako si Kuya Rock, isang trans man. And ang video natin ngayon ay, ano ba yung mga ginagawa ko para makatipid sa testosterone ko? So, ngayon, magbabanggit ako ng 8. Pwede nyong gawin para makatipid din kayo sa testosterone nyo. Isa sa mga ginagawa ko ay self-inject. So, ibig sabihin, ako na yung gumagawa ng injection ko. So, may option kasi kayo na kayo yung gagawa or yung doctor or kung sino man yung kilala nyo na marunong mag-inject. Ito, recently lang kasi meron akong nakausap na kabro natin na kung magpapa-inject siya sa doktor niya, isang injection is 2,000. Ako kasi, kaya ginagawa ko na self-inject kasi bukod sa malayo yung clinic or yung doktor, pangalawa is sobrang nakakatipid ako. Kasi ang presyo ng testosterone is 5 times to 10 times kapag sa doktor ka nagpa-inject. So imagine, isang ampule katumbas ng 10 ampule. Number 2 is magtanong ka sa doktor mo ng mas murang alternative kung meron. Halimbawa, niresetahan ka ng Nebido. So, kung di kayo aware, panoorin niyo yung video na ginawa ko kung ano yung best testosterone. Ito, dito sa ano, sa taas. Mamaya, panoorin niyo yan. Halimbawa, niresetahan ka ng Nebido. Kung sa mga hindi aware, ang presyo nun is 12,000, yung pinakamura, to up to 16,000. So, mas mahal siya, syempre, pagka binili mo siya sa isang gut doctor. So, pagkakalam ko, ano. So, anyways, ganito. So, halimbawa, Nebido nga. Pwede mo siyang tanungin na, Doc, baka merong cheaper alternative. Baka pwede yung mas mura. Halimbawa, mas mura is testosterone NNT. Ang comparison naman nun is, ito, ano lang to guys, estimate lang ha. So kung 12,000 si Nebido, tapos si TNNT is around 200 pesos. Okay, pwede tumaas, pwede bumaba. So ikumpara mo sa isang shot mo, sa isang session ng shots mo, 12,000, 200. So, ano pipiliin mo? O kaya, dito ako sa Enantate eh. So, ako lang naman, ma-share ko lang, mas madalas ka mag-i-inject kapag Enantate. Mas mahal pa rin talaga yung Nebido eh. So, what is the best testosterone? Yun, panoorin yung video na yun after nitong video na to. Ang pangatlo naman, instead of ampules, pwede kang magtanong din sa doktor mo kung pwede kang mag-vial. O ano ba pinagkaiba ng ampule sa vial? Na-discuss ko na rin to, pero ngayon di-discuss ko ulit. Nang mabilis lang naman. So, si ampule, eto siya. So, ang laman niya ay 1 ml lang. Pero, take note, sa ibang doctors or ibang tao, ang tawag nila sa ampule is vial din. Ang kinaibahan lang is, ampule lang madalas na tinatawag sa mga konti ang laman. For example, 1 ml lang siya. So, kadalasan vial, yung tawag sa marami yung laman. For example, 10 ml. Paano ko makakamura? So, ganito, nagsulat ako ng konting example dito eh. So, for example lang naman, okay? Hindi kasi magkakamukha lahat ng presyo eh. So, estimate lang natin. Si vial is 3,000 pesos. Kunin ko yung notes ko para hindi ako malito. So, kunyari, 3,000 pesos si vial. Tapos, 200 pesos si ampule. For example, ang shots mo is 0.5 ml. Okay? 0.5 kalahati ng 1 ml. So, kung ikaw ay mag-ampule, natural yung kalahati ng 1 ml is itatapon mo after mo mag-shot. So, ibig sabihin yung kalahati na yon, syempre sayang na, di ba? So, kaya ako sinabi is, pwede kang magtanong kung pwede kang mag-vial, ganito siya. Si vial, 10 ml yun naman. So, kung 0.5 lang ang iyong shots, ilang shots yung 10 ml? So, that is 20 shots. So, i-divide natin. So, 3,000 pesos divided by 20 shots. So, that means kada shot mo is 150 pesos each lang. So, what if naman 0.6 ml yung shot mo? So, ibig sabihin, papagastos ka lang ng 187 pesos lang. Mas mura pa rin kesa sa ampule. So, ito lang naman ay kapag less than 1 ampule yung, alam mo, yung dosage mo. Yun, makakatipid ka talaga ng sobra. Well, syempre, kapag 1 ml ang shot mo, tapos nag-vial ka, mas mapapamahal ka kung tig 3,000 isang vial, di ba? So, ayun, check ko na to. So, number 4 is, dapat ilike mo tong video. Eh, charot lang. De, kung ano, kung nakakatulong sa'yo so far, please pakilike. Sobrang ma-encourage ako makagawa ng mas marami pang tips and tutorials. So, ayun, thank you sa pag-like. And, in totoo, number 4 ay, ganap ka ng maraming nagtitinda ng tea. Magtanong-tanong ka kung magkano, i-compare mo. So, syempre, dun ka sa mas mura. Another tip about tea sellers is, magtanong ka ng bundle. Ano ba yung ibig sabihin ng bundle? Parang set siya, meron na siyang kasamang syringe, needle, alcohol pads, o yun, yung mga ganung bagay. So, syempre, mas makakamura ka. Mas marami kang o-orderin, mas mura siya. Ako kasi ganun eh, pag mas marami, mas mura, may discount.
So number five, make sure na yung bibilin mong tea is legit. May mga tea kasi na, for example, ang isang ampule dapat laman niya ay 250 milligrams. So syempre kapag ka ang laman lang pala nun is 200 milligrams, syempre di mo nakuha yung parang kumpletong dosage na kailangan ng katawan mo. So number 6 tip ko para sa inyo, huwag mo i-contaminate yung shot mo. Ito mas ano talaga to, mas malala talaga kapag naka-vial ka. For example, vial, di ba? 10 ml laman. So once na yan na-contaminate, needle mo na-touch kung saan o nalaglag tapos tinusok mo, nalalaman mo kasi to once na parang nag-iba na yung kulay ng tea ganun. So, alibawa, alaman niya pa is 6 ml pa, so more than kalahati pa. Tapos na-contaminate na, nagbago na yung kulay. So, syempre, doon pa lang, napamahal ka. Sayang yung tea, no? Isa pa sa mga tip ko, gawin mo yung proper, paano mo siya i-draw, paano mo siya kunin, and sa pagdating naman sa ampule, paano siya i-crack, paano siya baliin. So, pag alibawa, binali mo siya, nabasag siya, napiga mo yung ampule, kasi minsan din natin matansya yung, ano, yung lakas natin, eh. Sayang yung ampule. May cases din na nalaglag, gano'n, nabasag, natapon sa sahig, so sayang, di ba? Basic na to, pero gusto ko lang sana ipaalala. Kung gusto niya ng proper, paano baliin ang isang ampule, kung paano yung tama, meron akong ilang videos. So, ayan, lagay ko rin dito sa taas or sa description para mamaya pwede nyo rin mapanood. Continue para panood. And the last one, number 7, is syempre, dun ka lang bibili talaga sa legit seller. So, anihin natin yung sobrang murang tea kung hindi naman totoo, di ba? Kung na-scam ka lang. Nabanggit ko rin to kasi marami na ngayon na nangi-scam. So, pinopost ko rin to sa ano ko, sa aking Facebook. Yan, follow nyo ako guys, Roraza, kung gusto nyo lang naman ng mga updates. Ayun. Marami na talaga na-scam kasi inaalok sila ng mas murang tea. Ganun. So, halimbawa, ang mura niya kumpara sa ibang prices. So, mag-isip ka na. Ito, meron akong tips para sa mga gustong bumili ng tea, okay? So, itong video na to, dyan, lalagay ko dyan sa taas. Paano bumili ng tea? So, ayan, tips ko rin yan pa para hindi kayo ma-scam para makabili kayo ng tamang tea. Anyways, pagdating sa legit seller naman, kung gusto nyo lang naman, ako, seller naman talaga ako since 2019, para hindi na kayo mapagod mag-search. So, yun. Announcements, ongoing pa rin yung top surgery raffle natin. Pwede ka manalo ng top surgery. Puto ka lang sa Roraza Facebook page ko, doon na sa pinned post yung details, tapos pwede ka na rin mag-register doon para makasali ka. Insert ko na lang din, meron ako nakalimutan banggitin, is sobrang rare niya kasi ito lang naman para sa mga naka-ampule. So ito, may isang paraan pa para makamura. Pero ito, pwede mo lang gawin kapag ka nagsistart ka pa lang, like unang 6 months siguro. Ganito yun. So kung may kaibigan ka na ano na pwede mong sabayan or pwede kayong sabay mag-start, parang pwede nyo i-compare yung ano nyo, yung dosage nyo. Halimbawa, kung 0.5 siya, nagkataon na 0.5 ka din. So, pwede kayong sabay, no? Pero syempre, tignan mo pa rin kung ano yung protocol yung dalawa. Halimbawa, every 2 weeks ka, siya every 3 weeks naman. So, hindi naman pwede yun. So, kaya sabi ko, napaka-rare niya. Kasi, yun nga. Isang ano lang naman to, isang paraan para makatipid. Yun lang naman, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung gusto niyo pa ng mas maraming tips and tutorials. Yun. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Comment niyo sa ilalim kung ano yung gusto niyo ipa-vlog.